bago ka pa lang sa aking channel, i-subscribe mo na yan. And don't forget to click the notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos. So, ayun na nga guys. Kahapon lang din namin nalaman na tumaas na pala yung weldo. So, kung dati nakukuha namin siya ng 540 per case, ngayon ay nakukuha na namin siya ng 534. So, tumaas siya ng 84 pesos. So, diba, ang laki-laki ng tinaas niya. At kung dati 100 per bottle yung bintahan namin, ngayon naging 150 na. So, yung mangiinom talaga, kahit na tumaas na yung Red Horse, yun na, iinom pa rin talaga sila. Siyempre, hinahanap yung mga katawan nila yun. At yung ano naman guys, meron din ako mga maliliit na Red Horse. So, yung 500 ml pala. So, dati nakukuha din namin siya ng 440. Ang case ngayon is naging 520 na. At ang bintahan dito ay 60 per bottle. So, nagtaka yung mga ano, yung mga mangiinom dito sa amin. Sabi na, nagpabili sila sa kabilang tindahan. Sabi na, saan na lang muna bumili? Punta na lang kami kay Kina Michael. Kasi yung pangalan ng Mr. Ko, yun mga bata. Pangalan ng Mr. Ko is Michael. So, pagpunta nila dito, sabi na, kuha sila ng Red Horse, dalawa, yung maliliit, sabi na, Mr. Ko, 60 na, sabi naman niya, ah, sige na lang, napasige na lang siya, kasi gusto na nila uminom. Kaya yan, kahit na talaga mahal, pag hinahanap-hanap na ng tao, bibilhin at bibilhin talaga nila yan. Buti na lang kanina, yung Pepsi, akala ko nagtaas din, sabi ko, tinanong ko yung nagde-deliver dito sa, tumaas ba yung Pepsi, sabi niya. Hindi naman ako, akala ko naman tumaas din, pati rin yan tumaas. So, ayun na nga guys. At ang bintahan na namin talaga dito is 115 sa malaki at 60 sa maliliit. At yun na yung ano nila, yun na yung bintahan talaga namin dito kasi nanunan ni Mr. Don na nag-usap-usap sila kung magkano ba talaga bintahan nila at ang ano nila na bintahan is 115 at saka 60. So ayan, di okay lang kasi pare-pareho na kami ng presyo ng ano, pare-pareho na kami presyo ng mga readers namin. Tapos pag kinagabihan naman, may pumunta din dito ang tindera na dyan lang din sa ano. Sabi niya, oh, basta yun yung bintahan natin dito ha. Huwag kang magpababa, huwag kang magpataas para pareho tayo. Sabi na ganun. So, mas okay nga yung nagkakaintindihan yung mga sari-sari store owner dito pa rin. Nang walang away, diba? So, okay yun. Shout out pala kay Miss Yvonne Bautista. Isa rin siyang vlogger guys at namuli na siya. Ayun, nakasahod na rin siya. So, congratulations sa iyo, Miss Yvonne. At ikaw ay namuni na. And, ang lakas-lakas talaga ng tindahan mo. At gusto ko yung mga lahat ng mga ano, mga arrangement mo. Kasi punong-punong talaga siya. Kaso lang sa amin, parang paano-ano eh. At sa kanya ko din to nakuha, guys. Itong idea na ganito. Oh. So, dati talagang ginaganon ko siya pag nagbubukas ako ng mga candy. Ginaganon ko talaga. So, nung natingnan ko yung video niya na ganun pala yung dapat gugupitin tapos para magamit naman siya. Kasi maganda rin naman yung mga salap niya, di ba? So, sa kanya ko yung nakuha ang idea na yun. Ang galing-galingan niya. Kaya, talagang na-update ko yung mga videos niya para at least may idea ko kung paano. So, sa mga pricing naman, yung iba, pariha kami and yung iba naman hindi. So, sa Red Horse sa kanya is parang mura sa kanila doon. So, marami din kaming kakompetensya dito, guys. Saka kung kami, nandito kami sa harap ng basketball court, may mas harap pa sa amin doon. So, yun yung ano talaga. Yung malakas talaga yung benta nila kasi nasa harap talaga sila ng basketball court. Kasi kami, medyo natago kami ng konti dito. Kaya, di kami masyado kita. Pero, at least naman, meron din naman kinikita sa bawat araw. Yun na nga din, marami din ang utang kasi nga, nagpapautang kami.
And minsan naman kasi din yung iba, talagang kahit na konti lang yung nautang nila, ayaw na bumalik, kaya hindi rin dito bumibili, di ba? Parang nakakadismaya rin pag ganun. Tapos, sa iba naman bumibili, kaya hindi na nagpapakita sa amin na kinakalimutan na ba o pilit lang kinalimutan na may utang pala sila dito. O diba, ganun klaseng tao nakakadismaya, nagpapautang na kami, abusuhin pa. Yung pricing namin sa Riders, guys, is dito lang yun sa Gusta, Cagayan de Oro City. So, sa iba no, sa ibang lugar, di ko alam kung magkano yung bintahan nila. So, yan guys, konti na lang yung tinda namin kasi parang nautang na. So, wala pa kaming balak mag-grocery, baka next week or next Saturday, next Sunday, ganun. Kasi Sabado yung nababayad sila, baka sa Sunday makapag-grocery na kami para sa tindahan. Ayun na nga guys, tatapusin na natin to. And thank you for watching guys. And if you like this video, please give us a thumbs up. And don't forget to share. Ayan, thank you guys. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yan guys. Para updated ka naman sa aking mga bagong videos guys. So ayun, wala si Mr. Ando na naman sa kanyang manok na pula. Kaya ayan, bye.